Grabe, balot, di balot yan pagay mga. Closer I get to loving you. Hi guys, so dumating na ang aking binili na Sully TV, no? Ito is powered by 5. Ito yung Digibox ng TB5. Ay, kumpara lang natin yung box niya sa iba pang box. Ito yung unang TB Plus. Yan, so maliit, no? Tapos afford the box, yan. So mas maliit. Tapos ito, so mas maliit din siya, no? Yan, no? Kikita nyo naman dyan. Yan. Tapos TB Plus Internet. Yan. So sa lahat ng box guys, ito yung last na release ng ano, TB Plus. So sa lahat ng box guys, ito yung Digibox na box niya is pinakamaliit sa lahat dyan. Yan. So unbox na natin to. So ito na siya guys, no? Yan, tingnan natin yung box niya. Dito sa front is may nakalagay na Sully TV powered by 5. So obviously is Digibox ito ng TB5. Sa gilid may nakalagay na features, personal video recording, gaya din ng ano, for the box at saka baron. Tapos ito na din, media player. Yan. May games din gaya ng sa for the box kung meron. Tapos easy to use interface. So tingnan natin kung easy nga ba. Tapos dito sa gilid is may nakalagay dyan na ISDBT. Dapat lang, no? Dapat lagyan talaga na ISDBT. Kasi ito yung standard digital kinuha ng Pilipinas galing Japan. Yan. Kasi may marami ding Digibox na hindi ISDBT. Kaya ito, mas maganda nilagyan talaga nila na ISDBT. Compliant with NTC data casting BML and early warning broadcast message. Yan, no? Mas maganda nilagyan talaga nila ng ganito. Tapos specification memorandum circular 02-03-2016. Yan. Tapos dito is may nakalagay na made in China. Tapos serial number. Yan. Tapos dito sa gilid is what's in the box. Yan, so Sully TV setup box, power adapter, mini EV cable, tapos remote control unit, antenna with magnetic base and cable. Yan, tapos 3 meters, no? Tapos meron din nakalagay na compliant with NTC. Yan, ulit na. Tapos dito sa taas, wala na. Ah, back to back pala siya, no? Yan. Back to back nakalagay na Sully TV. Yan. So, yan. Try na nating i-open. Yan. Tapos, yan. Baka baliktad. Yan. So, yan na siya, guys. So, unang bukas, guys, is may nakalagay dyan na manual. Yan, user manual. Yan. Tapos tingnan natin yung pagkalagay. Yan. Maganda, no? Parang ano din, ABS-CBN TV Plus. Yan. Tapos ang box niya, guys, is malaki. Maliit yung box, siya yung pinakamaliit, pero yung box mismo nila is malaki. Yan, no? Yan, kikita niyo diyan. Malaki siya. So try natin kumpara sa mga TV Plus ko kung gaano siya kalaki. Unbox muna ha. Tapos merong tayong ano, battery chang gong. Yeah. So unang ano guys ha, is itong Digibox. Tapos battery. Tapos open natin, meron styro. Ang ganda, no? Para hindi malog pag travel niya sa ship na, di ba? So kunin natin 'to. Yan. So dito merong pero mas maganda, no? Mas gusto ko yun sa TV Plus kasi separate talaga yung lalagyan nito na sa Digibox at saka remote. Dito kasi pag bukas mo is ayan na lahat. Mas maganda yun sa TV Plus.
para lang sa akin ha, iwan ko lang sa inyo. Tapos ito Soli TV remote. Tapos meron tayong antenna gaya din ng TV Plus, Baron at saka For the Box. Tapos meron tayong power adapter. Ayan, tingnan natin, baka may magtanong kung ano yung yan. Yan yung power adapter niya. Tapos ito AV connector or RCA cable. Yan. So yan lang yung laman ng ating Soli TV. So ayan na guys, no. Yan yung mga box ko, mga Digibox ko. Yan. So ito yung pinaka paborito ko, Baron. Ganda ng box na to, promise. Sulit na sulit. Bukod sa mura, makakapag YouTube ka pa, 'di ba? Kaya maganda. So, yan guys. Kunin na natin tong Soli TV. So tingnan natin siya, no. Yan. So nakabalot pa siya. Diyan. So dito sa front niya guys is yan, may nakalagay dyan. Kunin ko muna tong plastic ha. So ayan, kinuha ko na yung cellophane. Yan. Itman na parang, ayan. Diba? So ito yung front, no. So tingnan natin sa gilid. Meron siyang serial number. Tapos dito sa likuran guys, nakalagay dyan na RF input. Ito yung sa antenna. Tapos USB port. Tapos HDMI port na okay no, may HDMI port siya. So dapat talaga guys is meron talaga. Tapos AV output at saka power. Yan. So dyan natin saksak yung power adapter. Tapos sa gilid wala na. Yan. So sa ilalim guys is meron siyang yan, no, labasan ng init. So maganda. Okay na okay para sa akin. Tapos dito sa taas meron din yan. So para hindi siya masyadong mainit, kung iinit, diba? Paggagamitin. Tapos dito sa taas may nakalagay na power, tapos minute, tapos okay, tapos channel plus at saka channel minus, yan. Yeah. So yan lang yung info sa ating box guys, no, na Soli TV. Pagkumpara naman natin siya kung gaano siya kalaki doon sa ano, kasi sa box guys is siya yung pinakamaliit, pero pag open mo guys is ayan na. So makumpara na natin sa ating Baron, tsaka open natin tong sa For the Box. Ito naman yung sa For the Box guys, no. Ang sa For the Box kasi walang power adapter, saksak na lang talaga siya. Ayan, no? So kumpara natin kung gaano siya kalaki. Yan, pareha lang siya guys. Parehong-pareho lang sila. Yan oh, tingnan natin dyan. Ayan. So, di ba? So, sa For the Box is pareho siya dito. Paganyan siya, paganyan, pareho. Pero dito sa ilalim, mas malaki ang For the Box. Ayan oh. Ayan. So, dyan lang siya. Tapos, next is itong TV Plus. Since wala na tong TV Plus kasi sarado ng ABS-CBN, tingnan pa din natin kasi may mga ano, kasi mga TV Plus user pa din hanggang ngayon. Ito guys is nabili ko year 2015 or 2016. Hanggang ngayon guys buhay pa rin. Okay na okay. Gumagana pa rin to. Yan, tingnan natin siya dito. Yan oh. So mas malaki ito. Ito. Pag ganyan is pareha lang. Yan, pareho lang. Tapos dito pag ilid is mas, medyo mas malaki itong TV Plus na to. Yan. Marami kasing TV Plus na ano guys, nirelease. Yan, isa pa tong TV Plus internet na hindi umabot sa ano, sa Luzon. Sa Visayas at saka Mindanao lang to nirelease. Yan. Kaya tingnan pa din natin siya. Diba? So meron akong mga unboxing dyan guys. Makikita nyo sa aking category about dito sa mga box na to. Yan. Maganda to ang TV Plus internet. Lahat ng mga box ko guys, ang pinakagusto ko is ang user interface nitong TV Plus internet. Napakaganda.
para lang sa akin. Ito talaga ang pinaka favorite ko na ano, user interface niya. So tingnan natin mamaya kung maganda din ba ang Soli TV. Yeah. So mas ano siya guys, mas maliit itong TV plus internet. Yan. So next is itong last na ni-release. Ay hindi pala itong na ano guys. Hindi ito yung last na ni-release ng TV Plus. Ito yung mga second to the last yata. Kasi yung pinaka-last na ni-release ng TV Plus is nandun sa papa ko. Binigay ko na. Ibang-iba dito. Makikita nyo dyan sa aking mga video. May unboxing ako noon eh. Yan, makikita nyo na iba yung mukha. Yan. So ito, kumpara lang natin dito. Yan. So mas maliit ito. Ang pinakamaliit talaga is itong Baron Digital TV Receiver. Kaya ito talaga ang pinaka-paborito ko. Kasi parang wala lang eh. Napakaliit lang niya. Hindi siya kumakain ng space sa ating bahay. Ito talaga pinakagusto ko. Yan. Tapos nakakapag-YouTube pa kung meron kayong internet, diba? Kahit naka-CRT TV nyo, so pwede kayong makapag-YouTube at tsaka maka-video ngayon. Yan. So, pwedeng-pwede ito. Napakaganda para sa akin. Sa lahat ng box ko, guys, is, again, ito yung pinaka gusto ko. Yan. Hindi maninag. Yan. Ito, pinaka gusto ko. Tapos, ang pinaka gusto ko na next, baka may magtanong, is itong TV Plus Internet. Napakagandang user interface niya. Sobra. Yan. So, tapos, ang pinaka next, guys, is ito. TV Plus na una kong binili. Bakit? Kasi siya yung pinaka lumang Digibox ko. Tapos hanggang ngayon is buhay pa. At saka ito yung ginagamit ko talaga dati. Nung wala pa itong mata to. Yan, ginagamit ko talaga yan. Kahit meron na ito, yan yung dala. Yung isa, dalawa. Yan. Kahit nandyan na yung dalawa na yan. Ito yung ginagamit ko talaga. Kasi mas matagal, masira. Ito yung para sa akin ha. Sa experience ko lang. Kasi iba-iba naman tayo ng experience. Yan. So, meron kayong idea kung ano yung mga Digibox na mga information niya. Diba? So, next guys is yung paglagay or pag-install natin dun sa TV nitong Solid TV na to. Yan. So, ito yung remote guys. No? Lagyan muna natin siya ng battery. Siyempre. Baka makalimutan natin. Yan. So, meron namang libreng battery. Kaya magagamit natin agad itong Digibox ng TB5. Yan. So, scissor natin. Kung wala naman battery naka ano, mura lang din namang battery eh. 5 pesos isa. Lagyan natin ng battery. Yan. Tapos close natin. Ito yung ano niya, remote. So maganda tsaka maliit. Kumpara lang natin sa ano guys, sa Baron, remote ng Baron. Yan. So mas maliit siya no. I think pareho lang sila ng ano, remote dun sa isang TV Plus dati. Mga ganito lang din kaliit. So maganda maliit. Yan. Tapos next itong kunin natin yung Digibox. Yan, tapos kunin natin tong ito guys is kapag ang TV nyo is CRT, ito yung gamitin nyo. Pero ang TV nyo is naka 32 inches pataas, dapat HDMI cable ang gamitin nyo. Since wala siyang ano dito, walang HDMI cable, dapat nilagyan na rin na lang din nila para kompleto na. Kasi naka HDMI ito eh. So, ito yung antena. So, hindi na natin ito gamitin. Kasi, meron naman akong antena dyan. Tapos, ang gagamitin natin is ito, tsaka ito. Ito, hindi na din eh. Kasi, ang TV ko is naka 43 inches. Kaya, hindi na natin gamitin yan. So, ang gagamitin ko is yung HDMI cable. So, saksak natin siya guys. Dito sa ating TV. So, ang ating TV is hindi pa naka-on. Yan. Tapos, ito yung HDMI ko guys. Yan. Ito yung gagamitin ko.
Kaya huwag kayong magtaka kung bakit iba sa inyo. Kasi ang ginagamit ko na saksak dito sa ating likuran ng ating Sulit TV is ito. Instead na ito. Kasi kapag si RT TV o yung mga lumang TV, pwede din ito gamitan. Pero mas maganda talaga itong HDMI cable na. Ayan. So saksak lang natin. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko guys na meron akong antena na kalagay. Dapat lagyan natin ang antena. Huwag nyong talagang kalimutan yan. Tsaka ito ha. HDMI or AV cable or RCA cable. Yan. So yan, dalawa na. Tapos next is itong power adapter. Yan. Tapos ito, lagyan natin dyan. Saksak. Yan. Yan o tatlo dapat guys ha. Yan yung tandaan nyo. Ito yung antena. Tapos HDMI. Or kung walang HDMI, gamitan nyo na lang ng libre. Ulit-ulitin ko guys ha. Kaya it's either HDMI cable or RCA cable. Pwede din to. Pero ang ginamit ko sa akin is HDMI cable. Tapos next is itong power adapter. Saksak na natin. Yan. So kompleto na siya guys. Ready to go na yan. Yan, saksak natin. Yan. So, pagkasaksak guys, on na lang natin. Yan. Tapos itong TV din. Yan. So, kunin natin yung remote ng TV. Yan. On natin. Yan. Naka-on na din yung ano ba. Kung makikita nyo dyan, Sulit TV. So ito is naka ISDBT na ang aking TV. So inilipat ko lang, pilutin ko lang tong source ng remote sa Samsung. Yan. Tapos para malipat yung source. Since naka HDMI ako guys, pipiliin ko tong HDMI. Yan. Yan, HDMI ang pipiliin ko guys. Yan, para malipat siya sa ating Sulit TV. So ayan guys no. Yan, meron na agad guys no. Hindi ko pa na-scan, pero I think naka-scan na siya agad. Yan o. Siguro ang scan na agad nila doon. Yan. Tapos, or baka siguro auto-scan o ano ba. Pero nataka lang ako bakit mayroong agad na TV5. Kasi iba't ibang city guys, or iba't ibang dalawigan ng atin sa dito sa Pilipinas. Iba-iba din yung frequency. Kaya nataka ako bakit may palabas. Kasi Davao ako at saka sa Manila, iba ding frequency sa ano TV5. Pero nakasingle, I think nakasingle frequency itong TV5. Kaya meron agad sila. Kaya yun ang maganda guys no, sa single frequency. Kasi kahit saan ka sulok ng Pilipinas na punta, isang frequency lang ang need nyong i-scan. Yan yung maganda sa ano single frequency. So tingnan natin kung ano pa yung mga channel nila. Yan. So menu natin, tingnan natin channel list. Yan. So ang remote guys is parang TV Plus talaga siya. Pagka pindot niyo na walang channel list eh. So pindutin niyo lang itong okay. Yan oh, pindutin kung okay, lalabas na yung channel list niya. Yan. Merong PTV to. Tingnan natin ha. Ayan, PTV. So ayan guys, confirm na yung ano guys, yung box na ito is galing sa Manila na frequency or na-scan na nila, sila na yung nag-scan. Kasi dito sa Davao guys is wala pang ATC, ito guys is wala pa lahat yan. Kaya magtaka kayo sa bibili ng ano, taga hindi taga Manila, pag pindot nyo na ito na yung ATC, wala palabas yan. Kasi nga, yung frequency niyang A to Z is for Manila only. Ayan. Dito sa Davao guys, walang A to Z. Kaya ang lumabas dito, kahit meron, pagpindot niyo, wala. Ayan o. Wala yan, wala yan dito sa Davao. O kahit sa Cebu, pag ano, wala yan. Kaya ang pindutin natin guys is, pindutin natin tong scan. Ayan. Para yung digital signal guys is nananggaling talaga sa Davao para masagap natin. Ayan. So ito yung YouTube user interface niya no. So maganda kasi yung background niya meron nakalagay na Sulit TV. Tapos kung titingnan niyo dito, ito.
parang sa ano lang din, for the box, pero yun nga, iniba lang yung kulay. Tapos dito is, nagtaka ako bakit sa T-Lite to, dapat kasi tower nakalagay. Dapat hindi sa T-Lite kasi parang DTH yung sa T-Lite eh. Yan, so tingnan natin ah. So sa pag-scan guys, medyo matagal siya kumpara doon sa Baron Digital TV receiver. Mas mabilis yun mag-scan. So ito yung mga channel eh sa ano, Davao. Yan, sana hindi nila na-scan. Kasi nga, nagtataka yung bibili na bakit mayroong ito si, tapos pag pindot ko, black screen lang siya, walang palabas. Kaya mas maganda talaga is hindi nila i-scan, hindi nila pinapakialaman yung box. Kasi malilito yung tao eh. Expected nila na maraming channel. Pero pag pindot nila is black mo lang. Kasi nga, walang signal. Galing Manila yung signal. Hindi abot dito sa Davao City. Yan yung opinion ko about dito sa box na to. Kaya sa mga bibili, huwag kayong mataka. Kasi iba-iba yung lugar natin eh. Kaya iba-iba lang din yung mga frequency na binigay ng gobyerno. So, tingnan na natin ha. So, again guys, dito sa user interface niyan, nagustuhan ko. Kasi may effort eh. Yan o, meron talagang solid TV. Kung wala yan dito, parang afford the box lang din. Or Baron Digital TV receiver. Medyo matagal no, pag mag-scan. Yan. Lapit na. Yan, 12 lang ang ano niya guys. Kasi yung antena ko is ito lang. Ito, nandito. Kasi ang main na antena ko is nandun sa gilid. Nakasaksak mismo dito sa aking TV. Tapos press natin ng okay. Yan. So no information available. Ito yung sa ano guys, EPG. Wala pa silang EPG. Maganda yun o. Yan. Medyo magandang texture niya dito sa ano. Kumpara doon sa Baron, medyo may mga ano siya, mga tawag doon, mga guhit-guhit. Pero dito, meron naman, pero hindi siya meron guhit-guhit talaga. Try natin sa GMA. Yan. Tapos medyo, paglipat nyo is medyo loading, no? Parang merong delay. Pero yung ano niya guys, dito is malinaw talaga. Yan, no? Malinaw, pero kita pa rin yung mga pixelated kasi hindi naka-HD itong GMA. Yan, so yan lang yung mga channel kasi. Yan lang yung mga channel dito sa Davao kapag pangit yung antena nyo. Pero pag maganda, marami namang kuha. Yan, so tingnan natin sa menu nya. Pindutin natin yung menu. Yan, so maganda din oh. Andito sa gilid. Yan, yung mga choices. Kasi pag pindot mo yung min mo, ito na yung lalabas. Tapos, una is, ito eh, iwan ko kung anong icon to. Tapos, mayroon nakalagay dyan na PBR, music, and tapos gilid niya lang siguro. Ay, hindi pwede gilid. Hindi siya mapindot. Ah, kasi siguro, walang sinaksak na USB. Try nating saksak na sa next video natin. Tingnan natin yung mga media player. Ah, media player pala. Tapos, pagbaba nyo guys, is channel management. Ito. Itong icon na to is channel management lang. Tapos, pag-gilid nyo, yan, pwede na mag-gilid. So, meron tayong channel list dyan. Tapos, radio list. Tapos, delete all list. Tapos, next is ISDBT installation. Tapos, installation. Ayan, scan channel. About doon sa ano, installation, pag pindot nyo yung installation, may nakalagay na channel scan, auto scan, tapos VCN. Yan, tapos back natin. Tapos ito next is system setup. Yan, meron tayong language, closed caption dito sa ano, parang walang closed caption naman dito, hindi ko nakita kanina. Yan, wala talaga. So, walang closed caption shortcut dito sa ating remote. Tapos display settings, local time settings, tapos timer settings, parental lock, OSD settings, tapos favorite, audio description settings, multi-view settings, tapos others.
Channel type all, tapos ah, ito yung inscription, guys. Pag inscripted yung channel, ayan, scramble. Dito yun malalabas. Pag scan yun yan, parang meron ding ganito sa TV Plus dati. Yung channel play type, pag scramble, is scramble lahat yung ma-scan nyo. Tapos pag all, pati scramble at saka free TV, maano yun, masasagap niya. Sa channel list, makikita nyo. Tapos pag free, yung mga scramble or scripted channel, ano yun, guys, hindi yun masasagap pag scan nyo. Kaya mas maganda talaga all. Or kung wala na kasing inscription eh. Kasi questionable yun sa atin. Hindi pa kasi recommended yun ng gobyerno. Pero baka sa susunod, pwede na yun. So meron tayong beeper off, standby off, tapos back. Tapos sa baba, sa others is meron EWBS. Yan. Pagpindot yung EWBS, Philippines, Luzon, NCR. So pili lang kayo dun. Philippines lang talaga tayo. Diba? Kaya pwede ma-off. Yan. Tapos Philippines, kung halimbawa, since Davao ako, pipiliin ko Mindanao, tapos Davao region. Yan. Region 11, Davao region. City is Davao City. Yan. So yan yung EWBS. EWBS, guys, is kapag mayroong lindol or kapag mayroong siguro pati sunog, ilalagay nila dyan or kahit anong sakuna, guys, tutunog itong box na to at saka mag-a-alarm ang TV natin. Magpapakita siya ng info about sa lindol or kahit anong sakuna. Automatic mapapakita dito sa ating TV. Yan. Ito yung pinaka-importante na feature sa ISDBT. Yan. Tapos baba natin, system info. Yan. So serial number. Yan. Yung mga system info dito sa ating DigiBox. Tapos back, tapos factory receipt. Factory receipt is default yan. Tapos lang system default. Yan. Tapos back natin. Ayan. Wait mo na. Yan. Tapos, itong games. Ito is Otelo games, tapos Sudoku games din yan. Tapos auto upgrade. Auto upgrade, guys, is gaya din ng sa for the box at sa TV Plus pala. I mean, sa Baron Digital TV receiver, wala silang auto-update. Pero yung for the box at saka TV Plus dati, meron silang auto-update. Tapos, upgrade by USB. Ito yung sa Baron Digital TV receiver. Yan. Tapos, safety remote USB. Ito, magaganda rin na feature ng ating menu na Sulit TV. Ito, guys, no, meron siya automatic na EPG. EPG yun, guys, no? Makikita nyo dyan. Yan, try natin. Ito ay EPG. Electronic Program Guide. Yan yung meaning ng EPG. So, makikita natin yung mga program o mga palabas at saka schedule ng palabas. Yan, makikita nyo dyan. So, need talaga i-set up itong oras na to para accurate yung EPG natin. So, papakita ko yung next video. Isa-isahin natin para hindi malito. Again, naka-scan na ito. Kaya medyo magulo yung ayos kasi naka-scan na eh. Pinapakialaman na nila. Yan, on natin. Tapos, para makita natin ang yan yung first boot niya, guys. Yan. First boot ng DigiBox na to. Yan. Meron talagang logo ng TV5, no? Pag pinindot nyo yung okay ng remote natin, pag pindot nyo, yan. So meron nakalagay diyan na channel list, 'di ba? So makikita nyo diyan dito sa gilid, yan. Pinakababa niya, guys, is ito yung frequency ng TV5. Yan. So meron tayong 497143. So hindi tayo magtatanong kung anong frequency ng TV5 dito sa Davao City. Yan, kasi meron na eh. Yan, makikita nyo diyan agad. Yan, paglipat nyo, ito yung frequency ng GMA. So maganda, no? Kasi kita yung frequency agad, wala ka nang pipindutin pa. So titingnan din natin ang BML ng TB5, guys, no? Kasi sa ngayon ang TB5 lang ang merong BML dito sa Davao City. Dati meron namang BML ang PTV at saka ABS-CBN. Kaso nga lang yung ABS-CBN is nawala na. Tapos ang PTV is nawala din ang kanilang BML. Iwan ko lang kung bakit.
Tapos para makita ang BML ng TB5 is tune in lang kayo sa kanilang any channel, limbawa dito sa 5 or dito sa 1PH, ayan. Ayan, tapos pindutin nyo itong data, ayan o, red button, para mapakita yung BML. Ayan, tapos wait nyo lang, minsan mabilis yung loading ng BML nila. Minsan naman, yan, na-loading. Ayan, so napapakita na itong BML. Ayan, yan yung BML guys ng TB5. Tapos para mag-exit guys is pindutin ulit itong data dito sa remote. Ayan. Ayan, bumalik na siya dati guys. Ayan. Yan yung BML ng TB5. So, yan lang guys ang ating video. Bye-bye.